Hello, science fans! Ang pag-aaral ng STEM ay parang isang roller coaster. Madalas, mahirap, pero napaka-rewarding. Madaling ma-amaze sa mga life-changing innovations na galing sa STEM. Pero ngayong back-to-school season na, we will again come across STEM concepts na baka hindi na masyadong nakakatuwa. Pero kung gusto nating maging parte ng STEM community, hindi enough na amazed lang tayo sa STEM. Responsibilidad din natin na ituloy-tuloy ang legacy ng STEM by studying smarter. Kaya kahit nag-aaral ka ng chemistry, engineering o calculus, sagot na namin kayo. Sa video natin today, magbibigay kami ng mga study strategies for different STEM subjects. Mula sa mga tricks para mapadali ang pagmemorya, papunta sa mga techniques kung paano mapadali ang pag-analyze ng problem solving, meron kaming mga tips at strategies na ibibigay sa inyo na sinusuportahan ng siyensya. Pero bago natin pag-usapan ang mga study tips and tricks, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At dahil nag-aaral po ako for most of my life, umaasa po akong pwede akong magbigay ng karunungan para mabawas ang stress sa pag-aaral. Isa rin po akong teacher at naniniwala po ako na parte ng aking mga responsibilities ay ang maturuan ng mga estudyante ko kung paano mag-aral ng mas mabuti. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko po sanang maipakita sa mga tao na ang STEM ay exciting at fun at hindi lang siya isang grupo ng mga mahihirap na subjects. Simulan natin sa General STEM Study Tips para mas mapadali ang ating pag-aaral at tayo ay mas maging productive na mga estudyante. Una, walang gustong mag-aral sa isang kwarto na punong-puno ng distractions. Oh, hell no. Daddy, chill. Kaya ang isang maayos na study area ay mas makakatulong sa ating pag-aaral. According sa mga research, ang isang malinis na environment ay pwedeng mag-improve ng ating focus at efficiency. Dumadagdag pa dyan ang ating mga busy schedule dahil nagbabalance tayo ng lecture at lab classes. Kaya't pwede tayong gumamit ng mga planners or digital apps para matrack ang ating mga assignments sa ating iba't ibang subjects. Ang ilan sa mga apps na pwede namin isuggest ay ang Notion o kaya Google Calendar, para kayo'y manatiling organized at ma-manage nyo ang inyong oras ng effective. At alam nyo ba na meron ding meta-analysis study na nagpapakita na ang mga active learning techniques ay mas effective kesa sa mga traditional lectures? Wait lang, ano nga ba ang meta-analysis? Ang meta-analysis ay isang paraan ng pagre-research kung saan pinapagsama-sama natin ang resulta ng iba't ibang research para magkaroon tayo ng mas reliable na conclusion. Mas mapagkakatiwalaan natin ito kasi gumagamit ito ng napakaraming data, kaya nare-reduce niya ang impact ng individual study biases. Pero balik tayo sa active learning, na ang ibig sabihin ay makikipag-engage tayo ng mabutihan sa ating learning materials. Pinapaganda nito ang ating comprehension o pagkakaintindi sa lesson, kumpara kung tayo'y passive lamang na nagbabasa o nakikinig sa lecture. Ang pagsasummarize ng lesson, ang paggamit ng flashcards para i-quiz ang ating sarili, o pati na rin ang pagtuturo sa ating mga kaklase, lahat yan ay paraan ng active learning. Huwag din tayong mahihiya na humingi ng tulong sa ating mga kaibigan para makapagturuan tayo tungkol sa lecture. Pwede pa nga yung gawin over iced coffee o milk tea. Kasi ang sabi sa isang publication sa International Journal of STEM Education, pag tayo'y nakikipag-engage sa ating mga kaklase o pati na rin sa ating mga teachers, ito ay nakakagawa ng isang mas motivated na environment. Pag meron tayong study groups, naa-allow nito ang knowledge sharing at nai-expose din tayo sa iba't ibang pananaw. Kaya pag may mga group discussions, nababawasan yung mga doubts natin tungkol sa lesson at mas lumalalim pa ang ating pagkakaintindi sa dapat nating mga aralin. Pagdating naman sa memorization, merong mnemonics na pwede nating gamitin para mas matandaan ang mga bagay-bagay. Kunwari, ang PEMDAS,
which stands for parentheses, exponents, multiplication, division, addition, and subtraction. Tinutulungan tayo nito para matandaan natin ang order ng operations sa math pag pinag-combine-combine ng iba't ibang processes. Ito ay isang example ng tinatawag na first letter mnemonics. Gumagana sila bilang isang powerful retrieval cue na nakaka-trigger ng memory recall. Kaya nagbibigay ito sa atin ng mas structured na paraan para matandaan ang sequences. Ang paggawa din ng nakakatuwa or nakakatawa na connection between scientific terms and concepts ay pwede rin magpadali sa ating memorization. For example, pwede nating isipin na ang araw ay isang family car at ang mga planeta ay ang mga bata na nakaupo sa likod. Katulad ng paraan na ang kotse ay pinagsasama-sama ang pamilya sa kanilang biyahe, ang gravity naman ng araw ay hinihila ang mga planeta sa kanilang orbit. Ang paraan ng ganitong pag-aaral ay pinapadali ang pag-recall ng mga complex na terminolohiya. Ang visualization techniques naman ay napaka-effective para sa mga subjects katulad ng biology at chemistry kung saan ang mga structures at processes ay napaka-importante. For example, pwede nating i-visualize ang cell na isang malaking syudad. Ang nucleus, ang city hall, kasi siya yung control center. Yung mitochondria ay power plants kasi responsable sila sa energy production. At ang endoplasmic reticulum naman ang transportation network ng city kasi sila ang nagagalaw-galaw ng mga produkto ng city. Kapag na-visualize natin ang connection sa mga concepts, mas madaling maintindihan ang mga proseso na nangyayari. Ang paggamit din ng diagrams, charts at mind maps ay pwedeng mapaganda ang ating memorya kasi pinapadali nilang ma-recall natin ang mga impormasyon na inaaral natin. Ang isang paraan ng pag-review ay ang pagdodrawing ng mga diagram at ang paglilabel nila kasi mas nare-reinforce natin ang pagkakaintindi sa mga proseso. Ang spaced repetition naman ay ang pag-aaral ng ating subject at increasing intervals. For example, pagkatapos ng isang lecture, pwede kang gumawa ng flashcards para mas maintindihan ang mga konsepto na dinaanan nyo. Mga 2 days later, pwede mong i-quiz ang sarili mo para mas maging familiar ka sa mga concepts. Tapos, 3 days after yung first quiz mo sa sarili mo, ulitin mo ulit siya para mas mabilis mong matandaan yung lesson. Ang technique na ito ay napakita ng nakaka-improve ng long-term retention. Pero bakit ba siya napaka-effective? Ang spaced repetition ay tumutulong labanan ang forgetting curve, kung saan ang impormasyon na naaral natin ay nakakalimutan natin over time kasi walang reinforcement. Kung gusto mong mga high-tech, ang tools katulad ng Anki or Quizlet can help you with this technique. Pagdating naman sa mga analytical subjects, tandaan nyo, bago mo ma-solve ang isang analytical problem, kailangan malalim na muna ang pagkakaintindi mo sa mga prosesong involved. At totoo ito sa lahat ng mga analytical subjects sa STEM. Kaya napaka-importante ng self-explanation instead of just memorization. May isang research na nagsasabi na pag sinusubukan mong i-explain ang isang konsepto sa iyong sarili, mas mabilis mo itong matandaan at maintindihan. At ito ay nagre-resulta sa mas magandang problem-solving skills sa mga STEM subjects. Ang pag-i-explain ng mga konsepto in your own words protects you from plagiarism. Pero, pinapakita rin ito kung gaano kalinaw ang iyong thought process at ini-improve ang iyong reasoning na napaka-importante sa mga analytical subjects. Pwede rin makatulong sa iyo ang mag-review ng mga examples at mga lumang exam. Ang pagsubok sa mga problem sets na makikita sa textbook o mga lumang exam na makikita sa internet o sa inyong mga organization ay nakakapagtaas ng inyong confidence at nakaka-improve din siya ng inyong problem-solving skills. According sa mga research, ang pagsusolve ng practice problems ay nakaka-improve ng ating abilidad na mag-apply ng theoretical knowledge sa mga practical na situation. Tandaan, practice makes perfect, lalo na sa mga analytical subjects. Meron ding SQ3R method, survey, question, read, recite, and review, na isang tried and true active reading approach strategy
na nakakatulong sa pag-intindi at pagtanda ng mga complex na lessons. 1 hour later. Ito ay isang uri ng pag-aaral kung saan mag-i-engage ka sa key concepts ng isang lesson bago, habang at pagkatapos mong magbasa. Isa siyang useful na paraan ng pag-aaral ng mga complex academic texts na meron sa STEM subjects. Effective ang SQ3R method sa pag-aaral ng complex na STEM topics dahil nagbibigay ito ng isang structured na paraan ng pag-aaral. Kaya nababawasan ang pakiramdam na na-overwhelm ka na sa mga lessons na kailangan mong aralin. Pagdating naman sa mga math-heavy subjects, pwede mong i-breakdown ang isang complex na problem into small, manageable steps. Siguraduhin mo rin na nadokumento mo yung proseso para ma-identify mo yung mga errors na nagagawa mo before at mas maintindihan mo ang iyong reasoning. According sa mga tips ng Rhodes College Academic Resources, pag bin-breakdown mo into smaller parts ang isang problema, mas madali mong maiintindihan kung ano ang given, ano ang hinahanap, at ano ang connection between the different elements na nandun sa problema. Ang structured approach na ito ay mas pinagaganda ang iyong pagkakaintindi at pinapaganda rin ang iyong confidence in solving mathematical problems. Pwede ka rin gumamit ng mga online resources, textbooks, at pati na rin tutoring options para mas marami pa ang iyong experience at practice. Ang mga websites katulad ng Sciencia, Khan Academy, at Coursera ay napaka-importante kasi nagbibigay sila ng mga libreng lecture at tutorials. Ito pa ang isang tip. I-connect nyo yung mga mathematical problems into real-life situations. Ginagawa nitong totoo ang mga abstract ideas, kaya mas madali silang maintindihan. Pwede rin tayong kumuha ng inspirasyon sa engineering process, kung saan tinitingnan natin ang problema, nagbe-brainstorm tayo ng posibleng solusyon, nagpo-prototype bago i-design ang final na produkto. Ang process na ito ay nagbibigay sa atin ng opportunity para mag-develop ng solutions by preparing them for real-world challenges. Ayan na, nakapagbigay tayo ng napakaraming tips and tricks para mapadali ang inyong pag-aaral sa STEM. Tandaan, ang key ay hanapin kung ano ang pinaka nag-work para sa'yo and to stick with it. But what do you think? Meron ka bang sariling paraan para mag-aral para sa STEM subjects? Ano ang paborito mong subject sa STEM? Let us know your thoughts in the comments section below.